para sa mga nakakaalam, nanahimik ako. Magbuhat after ng issue ko kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng normal na buhay. Nanirahan ako sa tabing dagat para magkaroon ng peace of mind. Dahil nga dun sa una kong issue na ako naman may kasalanan dun, ako'y may pagkakamali dun, di ba? Tinanggap ko yun. Tinanggap ko lahat ng pambabash sa akin, pati yung mga influencer na nambash sa akin, hindi ko sila pinansin. Kasi alam ko yung mali ko. May mga nagko-comment, di ba? May mga nagko-comment na hindi ka naman anak ng tatay mo. May mga nagko-comment na anak ka daw ng nanay mo sa first cousin ni Jerick Raval. Kasi nga daw, sinabi ng tatay ko, off-cam, sabi ni Ogie ba yon? Ogie Alcacid. Ano bang pangalan nun? Yung bakla, pre. Ogie? Diaz. Ogie Diaz, yan. Sabi ni Ogie Diaz, sinabi daw ng tatay ko, off-cam, na hindi daw ako anak ng tatay ko. Ayan ang sabi ni Ogie Diaz. Off-cam, hindi daw ako anak ng tatay ko. Ngayon, unang-una, Ogie Diaz. Unang-una, pag napatunayan mong sinabi yan ng tatay ko, hindi ako magagalit. Pero pag hindi mo napatunayan na sinabi yan ng tatay ko, putang ito, Ogie Diaz. Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo, sinabi talaga ng tatay ko yan, off-cam, huwag mong tanggapin yung salitang putang ito, Ogie Diaz. Okay lang maging chismoso. Okay lang maging chismosa paminsan-minsan. Kasi minsan, yung mga chismoso, nakakatulong pa yan. Pero yung pagiging chismoso mo, chismosa mo, makakasira ng pamilya, makakasira ng buhay ng isang tao, hindi na tama yon. Putang ito, wala akong aatrasan dito sa mundong to. Kahit tutukan mo ako ng barrel, sasabihin ko yung salitang putang ito, Ogie Diaz. Kahit tutukan mo ako ng barrel sa ulo ngayon, bawiin mo yung sinabi mo, hindi kita papatayin. Putang ito, patayin mo na lang ako, gata ka. Ngayon sa tatay ko naman, masakit yung love ko sa tatay ko. Kasi nung kinalat ng baklang yan, yung chismis na yan, na hindi mo ako anak, wala kang ginawa. Hindi mo ako pinagtanggol kung mahal mo ako bilang anak mo. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo yung pagtanggi-tanggi sa akin, sabihin mo, anak, itatanggi mo na kita. Sabihin mo, walang problema. So what kung itanggi mo ako? Madali naman ang kausap eh. Sige, Tatay Eric, makikisama na lang ako. Wala naman sa akin eh. Wala sa akin kahit itanggi mo ako. Alam mo kung bakit? Wala kang ambag sa buhay namin, magkakapatid. Saksi ako paano naghihirap yung nanay ko. Maitaguyod lang kami, mga anak niya. Kaming magkakapatid, wala siyang katulong. Hindi mo siya tinulungan pagpapalaki sa amin hanggang sa pag-aaral, tuition fee namin. Nanay ko lahat yan. Na-aksidente yung nanay ko. Nabalian ng buto sa paa. Nawalan kami ng tirahan kasi hindi makapagtrabaho yung nanay ko. Wala kami pambayad ng apartment. Nakitira pa kami dun sa bahay nung kaibigan ng nanay ko na musikero. Maraming salamat. Buti pa yon taong yun. Walang kuryente. Wala nga lang sariling kuryente. Walang sariling tubig. Pero may tinitiran kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga boyfriend, girlfriend, nagsari-sarili kaming buhay. Kasi gusto namin yung nanay namin hindi na mahirapan. Wala na siyang maraming pasan-pasan. Dumating sa punto na nagbuntis-buntis kami. Buntis-buntis din yung mga girlfriend ng mga kapatid ko. Bumuo kami ng sarili namin pamilya. Pero hindi namin pinagsisisihan yan. Alam mo kung bakit? Mas gumanda yung buhay namin, mas natuto kami sa buhay namin nung nagkaroon kami ng sari-sariling pamilya. Hindi kami naging pabigat sa kung sino man nung nagkaroon kami ng sari-sariling buhay. Sa madaling salita, tinulungan namin yung sarili namin para makaahon. Wala kang tinulong sa amin para pagmalakihan kami ng ganyan. Ewan ko lang sa ibang kapatid ko, alam nila yung totoo kung sino talaga siya. Alam nila kung sino siya. Yung mga sinasabi nilang, bilib ako sa tatay ko kasi ganito, ganyan. Bilib ako sa tatay ko kasi responsable. Siguro sa inyo, oo. Pero hindi naman siguro dapat na kung sino lang yung paborito kong asawa, yun lang yung susuportahan ko, pati mga anak ko sa kanya. Hindi. Nag-anak ka, walang kasalanan yung mga iba mong nilabas sa mundo. Dapat suportahan mo. Kaso wala. Nakilala ako, hindi ako naghingi ng tulong sa'yo. Uulitin ko, kung itatanggi mo ako, okay lang. Madali din naman na itanggi ka. Nasanay na kaming wala ka. Matagal kaming naghukay ng pera sa mundo nang hindi ka kasama, nang walang tulong mo. Ayoko sanang magalit eh. Pero sobra na. Yung mga nagko-comment dyan, sobra na kayo. Nananahimik na ako. Ngayon, kung papansinin nyo yung mga content ko, hindi ka aya-aya, huwag nyo nang panoorin. Kasi, kahit na hindi ka aya-aya yung mga content na ginagawa ko, yung mga kinita ko doon, maraming natulungan na tao. Hindi kasi ako yung typical na vlogger. Pag may tinulungan, video. Ngayon, yung kumakalat na chismis na anak ka ng first cousin mo yung nanay ko,
sana totoo na lang. Baka doon, binigyan pa kami ng matay ng pamilya. Mas binigyan pa kami ng maayos na buhay. Sana, Tay, kahit mag-sorry ka lang, tatanggapin ko yun. Kasi mahal pa rin kita, tatay pa rin kita. Sana, bago ka tumanda, magkapatawaran tayong lahat. Magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi pagtanda mo, walang nag-alaga sa'yo. Walang nag-alaga sa'yo. Aalagaan pa rin kita kasi mahal kita, tatay kita. Yan lang.